Magandang araw po sa lahat ng mga manunood. Kumusta po kayo? Sana ay nasa maayos na kalagayan saan man naroroon at malayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa aking channel at welcome pong muli sa aming munting backyard para sa isa na namang episode. Nais ko ring mag-shoutout at magpasalamat sa isa nating kaibigan mula sa bansang Japan. Mega loud shoutout sa inyo at maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa aking mga videos, at sa lahat ng mga manunood. Sa muli, maraming salamat po, mag-comment lamang po at kung saang lugar kayo para malaman ko kung saan umabot ang aking channel. Hayaan po ninyong makapag-shoutout at makapagpasalamat man lang sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe ay pindutin lamang ang subscribe button at notification bell sa ibabang bahagi. Daghang salamat po. Today's episode ay ang pagpapaligo sa mga inahin sa unang pagkakataon simula nang sila ay nanganak, nasa 9 at 8 days na sila respectively. Ingatan lang po na hindi mabasa sa tubig ang mga biit dahil lamigin pa sila. Kung maaari ay ibukod na muna, pero sa case po namin dahil medyo malaki ang paanakan ay di na namin binukod at kusa na silang lalayo. Normally sa mga unang araw simula ng mga anak ay hindi po kami nagpapaligo agad dahil iniiwasan namin na baka may dinadamdam pa ang mga mama pig at hindi pa sila naka-recover sa panganganak. Madalas sa ilang araw ay patuloy pa na may mga discharge at iniiwasan na muna namin na baka magkalagnat ang mga inahin. Sa mga nakaraang episodes ay nabigyan na sila ng antibacterial at follow-up medicines para iwas impeksyon. Ngayon dahil maganda na ang kanilang kondisyon, nakapagbawas na ng maayos at magana ng kumain ay kailangan na silang paliguan. Dito naman tayo sa kabila na nasa 8 days simula ng mga anak, paliguan na rin natin ang mama pig at hintayin na muna na matapos sa kabila. Magiging fresh na rin ang kanilang pakiramdam bukod sa nalilinis ang kanilang katawan. Nagtakbuhan sila dito sa tabi para makaiwas sa mga talsik ng tubig. Mahina pa kasi ang immune system nila lalo na sa unang 2 linggo o sabihin ng 1 buwan. Kaya hindi po advisable na paliguan agad sila dahil madali silang magkasakit. Nag-iingat naman kami na hindi sila mabasa ng tubig. Alisin lang ang sobrang tubig o stagnant water sa loob ng kulungan para hindi lamigin o mainom ng mga alaga. Madalas dito kasi nagmumula ang mga bakterya na magiging sanhi ng pagkakasakit nila. Sa sinundan na episode ay sinimulan na silang turuang kumain at nasa 2 araw na yata ngayon sa pagtuturo. Sana ay mapanood ang mga nakaraang episodes para may makuhang mga simpleng kaalaman lalo na sa mga baguhan pa lang. Ilalagay ko po ang iilang mga video link sa description para madali po ninyong makita. Maraming salamat po. Habang hindi pa magpapasuso ang mga inahin ay maghanda o magbabad na muna ako ng booster feeds para ipahid sa mga panggatasan nila. Ito po ang isang pamamaraan sa pagtuturo sa mga biik para maging pamilyar sila sa amoy at lasa sa magiging pagkain nila sa susunod.
Maglalagay na rin ng konting feed sa feeder para makatikim-tikim sila. Tapos na ang pagpapaligo sa mga inahin at hintayin na lang ang paghiga para ipahid ang hinandang binabad na feed sa kanilang tiyan. Naunang umiga ang isa at dito na muna unahin ang pagpahid ng binabad na booster. Ang purpose po nito ay para maging pamilyar lang sila sa lasa at amoy. Pansinin ang isa at sumubok ng tumikim ng booster feeds, kahit patikim-tikim lang at kalaunan ay masanay na sila kapag umabot na sa mahigit 2 linggo ay marunong na silang kumain, naghihintay pa rin sila na magpapasuso ang kanilang nanay. Ang inyong natunghayan ay based lamang sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Dito na po magtatapos ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa aking munting ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panonood at happy farming po!